Robby. Robby. Sige. Hello? Hello, Eman? Kasama mo ba si Robbing bumili ng pagkain? Hindi. Bakit? Wala siya rito sa kwarto eh. Hoy! Sandali! Celine, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Itong si Captain Galang, hepe ng pulis dito. Kaibigan ko yan. Inalerto na ho namin lahat ng presinto tungkol dito. Maanap din natin ang mga taong yan. Hindi ko pa rin makontak sila, kuya. Subukan mo pa rin, subukan mo. Si Eman yan, di ba? Hinahabol mga kidnappers. Ay, sigurado ako, ligtas na si Robby. Ligtas na. Dahil ligtas eh. Wala pa nga tayong balita sa kanila eh. Hello? Nasaan siya? Sabihin mo huwag umalis dyan. Pupunta kami. Pare, si Eman nasa hospital. Ano? Tara na. Teka, teka! Tay, tara. Higit sa pagiging isang pediatrician, isa akong ina. Dama ko ang sakit na nararamdaman ng isang ina kapag nasa panganib ang buhay ng kanyang anak. Dahil dinaanan ko na yan. Nang manganib ang buhay ng aking anak na si Anton dahil sa isang matinding karamdaman. That time, I had the resources. May mga tumulong. Kaya naisip ko, paano na ang mga ibang ina? Palagay naman ang mga magulang na walang hihinga ng tulong. Ngayon, narito na. Thank you. A Million Angels Foundation. Kagapay ko sa foundation na ito, ang panganay kong anak, si Amelia. Doktora Amelia, na isa na ngayong cardiothoracic surgeon. Ma, this is perfect. I-upload ko to dun sa website ng foundation natin. Are we ever going to have dinner? I'll just check on Anton. I think he's networking. Negosyo. Do you want me to call him, ma? Sir! Sabi ko, wag na! Hindi nyo naiintindihan ang sitwasyon! Ano nangyari? Sige na, may nakidnap sila! Kidnap! Sulat mo ko! Nakidnap yung anak ko! Plate number ng van. Sir, may... Sulat nyo, sulat nyo! Sir, puting van pa yung kumuha sa anak ko. Yan po yung plate number niya. Sige, Eman. Mas mabuting dito ka na lang. Kami na bahala dito. Tara na. Eman! Kuya! Eman! Eman, yung anak! Yung anak natin!
at ginawa yun. Sige, ako noon. Wala. Ikaw kinuha yung anak natin. Nakita ko hinabulo mo yung makakuha sa kanya. Sige, hindi ko natabutan. Hinahanapin ko si Robby. Sir, hindi niyo po ba na-profile itong mga taong to? Sir, itong naka-hood na black. Nakita ko ito sa mall, nilapitan niya si Robby. Hindi ko nakita yung mukha niya, pero sigurado po ako yan yung tatak ng hood niya. Wala po ba kayong CCTV ng mukha niya? Sabihin yung van lang talaga yung lead natin. Sir, tignan niyo to. Hindi natin magagamit yung plate number ng van. Oh. Hindi nakarehistro. Mukhang fake. Pero sir, dito yung ruta ng van kahapon. Baka pwede natin markahan itong mga tatlong kalyeng ito pwede lang daanan. Wala po bang CCTV dito? Kami na bahala, Eman. Ano lang dati kang taga National Investigation Agency. Pero iyaan mo na kaming gampanan yung tukulin namin. Chief, eh anong gusto yung gawin ko? Tumunga nga ako. Hayaan niyo sana akong tumulong para mahanap ang anak ko. Sir, gusto ko lang pong malaman kung ano po ba talaga yung motibo ng mga kumuha ko sa anak ko. Ang nakikita pa lang namin sa ngayon ay kidnap for ransom. Pag-antay-antay lang tayo, sigurado pukontakin kayo ng mga kidnappers. May mga kaso po ba ng kidnap for ransom dito sa Alcala? Wala, Eman. Bakit? Mga nawawalang bata. Naiintindihan kita, Eman. Tatay din ako. Gagawin ko ang lahat pag nawala yung anak ko. Pero bilang isang pulis, makakaasa kang gagawin ko rin ang lahat para mahanap yung anak mo. Chief, ito na lang. Pwede natin mapacheck yung mga CCTV ng mall kung nasan kami ni Robby. Pati na rin po dito. Dinaan po namin yan kahapon. Celine, nagugutom ka ba? Gusto mo bang yatin na kita sa hotel? Ha? Kami na bahala rito ni Eman. Tatawagan na lang kita kung may balita, ha? Okay lang po, Tatay ni... Dito lang po muna ako. Alam mo, Celine, magtiwala ka. Magtiwala ka na mahahanap ni Eman si Robby. Alam ko yun. Kasi nung nasa National Investigation Agency pa yan, walang kasong pumalpak na hawak yan. Lahat na solve niya. Ito pa kaya, anak ninyo ang sangkot dito. Magtiwala ka. Ha? Okay ka lang dito? Opo. Dito lang po muna ako. Sige, sige. Hello, Robby. Ako nga pala ang Tito Dexter mo. Dati kong kaibigan yung daddy mo. Kaibigan? Bakit niyo ako tinawa dito? Malaki ang atraso sa akin ng daddy mo, Robby. Balik niyo mo sa daddy ko. Magbabayad muna sa akin yung daddy mo. Laos po kayo sa daddy ko! Mahalap niya po ako! At papahuli po kayo sa polis! Robby, hindi ka na mahanap ng daddy mo. Wala ka ng ligtas. At kung merong malalagot dito, hindi ako, Robby. Yung daddy mo. Wala ka ng kawala. That was Ate Celine.
It could be important. I don't care. At ikaw, Arnold, ha? Pwede ba tigilan mo na yung kakainom mo? Ate naman. Ano, Amelia? Hayaan mo na. Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan, ma? He just came home drunk last night. Arnold, is this true? Hindi, ma. Nagsisinungaling ako. Amelia, we are here to celebrate. Hindi ba? Yes, ma. Cheers! Ma. Ma, si Mr. Dominguez Cornelio ng Cornelio Constructions. Nabanggit niya kanina na may mga opisina sila sa Southeast Asia. So sabi ko, baka pwede tayo makipagtulungan kasi nag-expand na tayo at ipapatayo na rin tayo ng mga ospital abroad. It's a pleasure to meet you, ma'am. I heard you just came from an awarding. Congratulations on your recognition. Thank you. Oh, that is my daughter, Amelia. Amelia? Amelia, Mr. Cornelio. Nice to meet you, Mr. Cornelio. So, ma, shall we go? Amelia, don't be rude. Anton just found us a possible business partner. I'm sorry, that was really insensitive. Sir, kailangan lang natin upuan yung proposal. Yes, we should. Mm-hmm. Maybe sometime next week? Oh, perfect. Oh, I'm looking forward to doing business with you, Mr. Cornelio. Oh, that's... And that one is my youngest son, Arnold. Sir. Pasensya na, Mr. Cornelio. My son seems to be preoccupied. Naku, okay lang po. I have been following your business for a while, Doktora. Mm-hmm. Your husband must be so proud of his children. And siyempre, sa'yo na rin. Sigurado ako doon. I'm sure abot tenga ang ngiti ni Doc Avell. My daughter, Amelia, will be the head of surgery very soon. Ma. And you, young man? Another doctor in the family? Hindi po, sir. I'm an accounting graduate. Ah, mag-handle ka ng hospital business ninyo like your Kuya Anton. Actually, gusto kong pumasok ng National Investigation Agency. And isa sa mga preferred courses nila ang accounting. Wait, you mean NIA? You want to be an investigator? Pero syempre, eventually, sasama siya sa negosyo. Di ba, Arnold? Anong ginagawa ni Eman? Kasalanan ko lahat, Anton. Hindi si Lynn. Kasalanan to ni Eman. Sana ba yung nagpumilit na pumunta dyan si Robby? Alam mo, dapat dati pa lang hindi mo nabiligin ang karapatan niya sa anak niyo. Ano nang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita dyan. Salamat, Anton, ha? Thank you. Ma, emergency. Kidnap ang anak ni Ate Celine? Paano nangyari ito? Nakidnap si Robby sa hotel sa Alcala. Grabe naman yan. Eh, teka muna. Alam na ba ng mga pulis? Anong sabi nila? May suspect na ba? Pero bakit may kidnap si Robby? Oh, I get it. It's because of you. Dahil sa akin? Because you're the fiancé of Ate Celine. And you're rich. Alam niyo na mga kidnappers, Kuya. For sure, Manila pa lang. They've been looking for the perfect opportunity. And yun, yung nag-out of town sila ni Ate Celine. Can you excuse us? Sige na, mag-uusap lang kaming tatlo. Tumawag na ba ang mga kidnappers? Hindi pa, ma. Ewan ko, ha. Pero para sa akin, ang bottom line lang yan. May pagkamalas talaga yan si Celine, eh. Yan ang pag-uusapan natin ngayon? Nakontra ka kay Celine? Na siya'y may kasalanan sa nangyari? I'm just saying.
Alam na ni Anton. Anong sabi niya? Dapat daw hindi ko na dinala dito si Robby. Sinisisi ka niya? Okay. Kasalanan ko na naman pala. Yun din ba yung iniisip mo, Celine? Binilin mo sa akin na iingatan yung anak natin. At yun naman yung ginawa ko, di ba? Binalik ko sa iyo ng maayos yung anak natin, tapos ano? Eman, huwag tayo magsisihan ngayon. Teka, sino bang naninisi? Alam ko naman na iniisip mo hanggang ngayon na wala akong kwentang ama, na pinabayaan ko kayo mag-ina. Lahat ng naging desisyon ko, alam kong tama yun. Ano ba naman yan, Eman? Kung kailan tayo baon na baon sa utang, tsaka naman masisisante? Magre-resign naman talaga ako dahil kurakot yung boss namin. Tumatanggap yun ng lagay sa kriminal. Okay, inupakan mo! Eh, buti nga yun lang inabot niya eh. Isipin mo, sinasante niya pa yung kasamahan ko dahil may alam siya sa modus niya? Eman, hindi ka na dapat nakikialam sa kaso ng kasamahan mo! Celine, tumulong ako. Hindi pa kikialam yun. At isa pa, wala kang pruweba sa binibintang mo sa boss mo. Celine, alam ko kung ano yung totoo. O sige. O paano tayo ngayon? Kahanap akong bagong trabaho. Celine, huwag ka mag-alala. Hindi ko kaya papabay... Hindi mo nga ba talaga kami pinabayaan? Hindi ba pagpapabaya yung ginawa mo sa anak mo nung nasa ospital siya? Celine! Eman, ano ba yan? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Celine, alam mo naman di ako nakakasagot pag nagmamaneo ako, di ba? Teka, kumusta si Robby? Nandun sa ER, kailangan nang operahan yung bata. Pumutok na yung appendix niya. Kahit naman dito ako nagtatrabaho sa ospital, kailangan pa rin natin magbayad ng malaki. Hindi aabot yung pera natin. Saan tayo kukuha? Gagawan ko ng paraan, ha? Gagawan ko ng paraan. Nangako ka na gagawa ka ng paraan. Pero ano ginawa mo? Sinubukan mo magnakaw. Tapos ano? Nakulong ka. Tapos naiwan ako mag-isa para mag-alaga sa anak natin. Talaga yung naisip mong paraan para maipagamot ang anak natin? Ang magnakaw? Celine, wala akong kasalanan. Paano ako maniniwalang wala akong kasalanan? Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. Ano bang iniisip mo? Basta-basta mo na lang matatanga yung pera tapos makakalusot ka? Utang na loob, Celine! Wala akong kasalanan. Pwede bang maniwala ka sa akin? Tinutukan niya ako ng baril at lumaban ako, kaya ako nandito ngayon. Kahit na ano pang sabihin mo, kriminal ka. At hindi ko hahayaang matulad sa'yo ang anak ko. Celine, maniwala ka. Celine, wala akong kasalanan. Celine, please. Celine! Celine! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Celine, na wala akong kasalanan? Wala akong kasalanan! Tapos paglaya mo, anong ginawa mo? Dumistahan siya ka, di ba? Celine, alam mo ang dahilan kung bakit. Dahil sa nagawa ko, marami ko naging kaaway. At gusto ko lang naman maging ligtas kayo ni Robby. Celine, ayaw ko kayong madamay. Ayaw mo kaming madamay, kaya ibang babae ang dinamay mo. Sa tingin mo, hindi ko malalaman na nakipagrelasyon ka agad pagkalaya mo. Celine, tapos na ang lahat ng yun. Ngayon pa ba natin pag-aawayan yan? Ngayon na nawawala yung anak natin?